guys, your idol is on tour again. So, tayo ngayon ay nandito na sa Atimonan, Quezon. Kung saan meron dito isang well-known place na dinadaanan ng mga turista, ng mga motorista, ang tinatawag nilang Bitukang Manok. Itong binabaybay natin ngayon, pero sad to say, medyo maulan, kaya blurred ang ating pagbibidyo. Hindi natin maiwasan yan, nature na yan, nature school yan. So ayan, may kita niya dito guys, both side, kaliwaan, kabilaan pala. May mga taong nag-guide naman. At kagandahan ngayon, medyo maganda na yung kalsada. At like before, nagdaman ako, medyo lubak-lubak pa. Mostly maganda siya ngayon, yun nga lang. Hindi tayo makapag-video ng maayos kasi ito yung maulan. Talagang tiyatama ng ating lente. May mga yung mga tao na residente sa lugar na to, talagang every 100 meters, every 200 meters, nandyan sila nag-guide sa mga dumadaan na motorista. Ngayon, syempre, may mga ano naman, may mga mabuting loob naman na naghahagis sa kanila ng barya. Sabi lang ng pag-guide nila, tayo, sad to say, hindi tayo nakapagbigay kasi bukod sa naulan, hindi tayo makakapag-agis. Dalawang mong kamay natin nasa ano, sa manibela. Pero siguro some other time na makadaan ako dito, paglalaanan ko ng mga coins yan para kahit paano na may mabahagian natin sila. So medyo patarik to itong dinadala natin, kaya nag-iingat lang po tayo. Ayan, yan, nakita niyo po yung paakyat na yan. Diyan tayo dadaan, diyan tayo aakyat. So guys, nakita ko yung ano, yung old picture nitong Atimonan, Quezon na to. Itong Bitukang Manok. Talagang as in 1940 yata o 60 yata yung nakita ko noon na naka-post. As in lupa talaga siya, no. Hindi pa siya nabibuild up ngayon siguro dahil nga nakalagay naman dito kaya na eh kay Apula, kay President Ferdinand Marcos ang nag-build nito. Yung nakalagay doon sa mga nakasulat. So, doon na siguro ito masyadong nakilala. Although lahat naman natin dadaan na alas ganun, kahit yung doon sa may Talisay, di ka, lupa din dati yung old picture niya. Talagang dinevelop na para maging daanan, para maging safe din po yung mga motorista. So ang purpose ng mga ano na yan, dito, tumigil ako mag-video sana ako kasi medyo lumalakas po yung ulan. So hindi ko naman na-videoan yung baba niyan na dinaanan natin. Diretso na lang tayo. Ayan, katulad niyan, yung mga gilid, may mga safety device lang nilagay para iwas ano, landslide, mga dumadaan, safe na talaga. Sad to say talaga, sorry at hindi magandang kuha natin dahil bukod sa naambon, nag-blurred siya at medyo madilim. At nung sinilip ko nga kanina yung ano, kasi doon pala sa dinaan natin kanina, umulan na eh, sa pagbilaw. Ano na tayo, nasaan na tayo, nandito na tayo sa ano, nandito na tayo sa Atimonan, Quezon. So medyo malay-lay na rin natin tinahak at naulan talaga. Yan ang pinaka worst sa mga nagbabiyahe, ang naulan, lalo na pag nakmotor. Kahirap magano magtantsa ng bidang takbo. Kasi hindi mo malaman kung may bato o madulas ang kalsada. At bukod pa doon, syempre nakakaasiwa na basa ang katawan mo. From taas hanggang baba, hanggat sa pinakaloob-looban, basa na. Ganun talaga tayo nagwa-ride eh. So ito naman yung kabilang side na pababa, doon yung boto na yung kabila niya, yung isa pataas, yung kabilang dulo naman pababa. Para din naman siyang may mga ganong ano, may mga ganong style ng mga sumagilid, mga design. Mamaya may kita nyo rin doon. Yun lang, medyo napadalang taga at dumaan taga tayo dito. Ito palang ano, tiyatawag yung Bitukang Manok. Nag-train ako natin dito, dumaan ako sa pinaka-proper ng bayan na to. Kasi kung didiretso ka at hindi ka liliko dito sa Bitukang Manok, siguro magkukonsume ka ng 30 minutes pa. Pero pag dumaan ka dito, yung travel time mo malileser. Yun ang ano, yun ang napuna ko ha. Kasi yung mga bus kasi, doon taga na dahan sa ano,
sa sitio proper ng lugar na to. Minsan nag-try na kasi ako taga na sa bilisan na sa pagkapatakbo ko, nalagpasan ko rin yung daanan na to, itong buungan nila. Tapos nag-oras ako, nag-time ako na talagang magkukonsume ka taga ng time kasi bukod sa pala papayo pa letter yun eh. Dire-diretso ka doon sa mismong munisipyo nila. Doon yun ang dadaanan mo. Ngayong pagdadaan ka dito, nakabawas ka ng 30 minutes sa travel time mo kung saan ka bang papunta. Yun lang yung trivia masasabi ko kasi yun ang experience ko. Ayan, kahit mo, yung mga tao na sa paligid. Kaya next time guys ha, kung dadaan kayo dito, i-advertise ko na. Magdala kayo ng mga coins. At yung mga voluntary naman yan eh. Wala naman sa audio mga yan eh. Kahit diba na-interview kay Jessica Soho yan. Wala silang sahod dyan sa pag-guide nila sa mga dumadaan. Talagang naghihintay lang sila ng haggis na mga may mga mabubuting loob. Sa ngayon eh, hindi ako naging mabuting loob. Kasi unang-una na ulan, ang hirap dumukot. Yun nga eh, hindi, dapat bago pag-akit to pa lang, mag-keep ka na ng, ano, ng coin sa bulsa ng jacket mo. Para kahit nag-motor ka, mayroon naman kasi kung hihinto ka dyan. Yung sa dami ng mga siguro, mula sa kabilang hanggang sa kabilang dulo, mga nasa 30 sila. Tantsa ko lang, hindi naman ano tama. Pero parang gano'ng kadami. Kasi bukod sa kanila, may mga nagtitinda dyan ng mga produkto, katulad ng honey. Kung ano yung pwede nilang benta, ibibenta nila dyan. Siyempre, dagdag income. Sila na may hindi naman sila nakakabala. At bugkos na kakatulang pa. Itong part na ito medyo may lubak pa. Pero compare sa last na daan ko dito, mas okay siya ngayon. Kasi taga nun, itong diadaan ko na ito, lubak-lubak na ito hanggang sa pinakababa na eh. Medyo talagang inayos nila. Ayan o, medyo nagdidilim. Kaya hindi siya goods. Hindi goods ang ating video ngayon. Kasi nag-uulan. Pero magaganda rin yan. Maganda kasi pag dumaan dito, maaraw. May kita mo yung ganda ng ano. At isa pa na puno ko sa lugar na ito, ang lamig. Kasi nasa ibabaw ka ng bundok. Yun ang isang naramdaman ko dito. Malamig talaga siya. Kahit naka-jacket ako, ramdam ko tumatagos ang lamig sa lugar na to. So, paano guys? Yun lang ating inimpo ko today. Ano? Tumidilim siya. Sorry sa aking nagmamalfunction na video. Kasi nga, basa na yung loob ng lente ko sa part na yan. Sisilip ko nga eh. Pinupunas-punasan ko na lang. Hindi na natin control yan eh, kasi tayo tumatakbo lang eh. Huwag naman sana masira ang ating phone at tayo ay hindi rich guy para magpalit-palit ng ano. Yan, may mga, ito yung kabilang side na sabi ko sa inyo guys. Ito na yung pababa. Kasi mula doon pag-akyat, tapos akyat ka, isang patag na dire-diretso, tapos pababa na. Yan pa, dito mas mayroon mga tao rin dito. Ikot-ikot lang yan, para, kaya nga bitukang manok kasi sigsag-sigsag ang daan. So, ano guys? Watch na ako hanggang matapos ang aking video ha. Samahan nyo ako para makita nyo ito daan. At tandaan nyo ha, pagdadaan kayo dito, magtabi kayo ng coins para maibigay nyo pala sa mga volunteer dito. Tara, let's go! Samahan nyo ulit ako sa pakitang video na to.
na guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Kung umabot kayo sa parting to, huwag niyo na po kalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Then mag-ano kayo kung meron kayong gustong lugar na pwede ko yung video na madadaanan ko dito. Hanggang dito na lang. Bye-bye!